imodalin. Kung mapatuo daw, E16 daw. Pero hindi man tayo patuo, may E16 pala. Hindi ko alam. Kasi kami doon patungo south, iatin kami doon. Kaya nga dito may E16 pa, pero hindi to E16 yung ano na to ha. E13 ni tayo. 106 km pa ang 40. Yung puntahan namin malayo-layo pa. Okay. Tingnan, pakita ko na lang sa inyo. Nandito tayo ngayon sa tawag yun, Europa yun nga na kalsada, pero E means Europa ang number niya, 13E, kasi ang Norway sa Europe man yun, isa yung part sa Europe, pero yun na kami ang sa pinakamataas. Kaya nga tingnan ninyo sa hilagang bahin tayo sa Norway ngayon. Tama ba yun? West Norway? Yeah. Yung bahay na doon na may picture. Sige. Madilim ang kalangitan. Stodak. Titingnan ko na lang. Madilim ang kalangitan. Stosdal? San? Sa E13E yung sa sign. Dami kong ginagawang video ngayon, hindi mas maglimatas kasi wala nang space yung cellphone ko ba, cellphone, kaya nga gawa na lang ako, hindi na lang masyadong mataas para na lang mapakita ko sa inyo kung ano yung sa West Norway. Nakapunta naman ako dito, pero hindi ito sa West Norway, pero sa iba din. Yung patungo kami sa Stavanger. Ngayon yung kalsada nito patungo yung Olesund. Kasi sa patungo kami sa 4D at pareho lang ang ano, yung Olesund ay yung nasa malayo. Kaya nga, upload ako ng marami nito. Na naman. O parang magto-lens na kami dito. Malaki-laki na yung kalsada dito. Oh. Kasi yung sa amin, dalawa na. Pag ganun ang field marking, dalawa ang lens dito. Yeah, kasi nakita ninyo, dalawa na. Tapos, hindi lang yun na masyadong mataas yun ang lane na to, kasi yung nakapula, yun na nga ang sign na magbigay signal na yung dalawang lane maging isa. Kaya nga, isa na lang lane ngayon. Oh. Na tayo. Dirkul. Punto. Patungo naman tayo sa isang tunnel. Tingnan natin kung anong pangalan sa tunnel na to ha. Napahinga sila. Masyado sigurong maraming biyahe pa. Distribution. Nipitunilin. Tinatawag itong Nipitunilin. Nipi ang ngalan sa tunnel na ito. Tingnan natin kung ano ba kahaba. Basta ang dami, napakaraming tunnel sa Norway. Kahit saan tayo magpunta. Sana maisipan po na yung mga tao dito, makabiyahe sila, makapunta sa iba't ibang lugar doon sa atin sa Pinas, yung walang mga pamasahe, ay mahirap makapunta sa ibang lugar kahit sa atin bansa lang. Pero dito, ginagawa ng gobyerno na may mga connection lang ba kung magbabiyahe, may mga barko, tapos yung barko sasakay ka pero hindi mo kailangang magbayad kasi ipadala lang nila yung babayaran mo. Kaya nga
pag magbiyahe, walang problema. Parang umuulan na ngayon. Okay. Patungo ng umuulan, oh. Babay na muna sa inyo, ha.